Nagsimula na din yung college basketball sa US at yung G-League naman ay malapit na din magsimula. Diyan kasi nanggagaling yung mga players naman na papasok sa NBA draft ngayong taon. Naglabas na din ng bagong mock draft ngayon. So maraming version kasi ng mock draft sa internet. Hindi sila pare-pareho dahil na din iba-iba yung mga scout ng bawat sports website na yan. Ang magiging reference ko dito ay ang NBA.net. Dahil na din sa 60 players yung nakalagay sa kanila, sa NBA draft room naman ay nilagyan nila ng ranking halos lahat ng players. Kasama dito si Nakai Soto at si Remy Martin. Sa NBA.net, ang pumasok na masasabing Pilipino talaga ay itong si Ron Harper Jr. na anak ng dating NBA player at naging champion na si Ron Harper Sr. Sa nilabas kasi nilang initial ranking, si Harper ay pasok sa number 38. Sa second round yun. Pwede pang maiba yan, depende na lang sa performance nitong si Ron Harper Jr. dito sa NCAA. Kasi ngayon ay nakikitang nag-i-improve talaga siya kumpara noong mga nakaraang taon. Si Ron Harper Jr. din, kung napapanood nyo yung mga episode ko sa isa ko pang channel, ay naglaro din dati yan sa NABA. Kaya marami talagang Pilipino ang nakakakilala dito kay Ron Harper. Ito na rin yung kanyang ikatlong season para sa Rutgers University na mas nag-improve siya kumpara noong nakaraang taon. Meron na siyang 18 points, 6 rebounds at 2 assists per game. Tumaas din ang kanyang shooting percentage mula sa 3-point area. Nagiging volume shooter na rin itong si Ron Harper Jr. na meron nga siyang 6 attempts per game at katumbas naman yon ng 43% mula sa Beyond the Arc. Si Ron Harper Jr. din ang leading scorer ng kanyang team at sila ay naglalaro sa isa sa mga top conference sa college, ang Big Ten, kung saan naman ay naglalaro din yung mga top teams gaya ng Michigan, Michigan State, Wisconsin, Indiana at Maryland. Na habang tumatakbo yung season ay malalaman natin kung aangat pa ba or bababa yung ranking niya. Depende na lang yan sa performance niya. Siyempre, depende na rin sa team kung meron talagang gusto siyang kunin. Sa mga nakarang NBA draft naman ay hindi talaga nasusunod yung ranking ng mock draft. Meron din mga nasa second round ang nakukuha agad sa first round, meron din naman nakasama sa first round ang nakukuha sa second round. At masama pa dyan ay meron pang hindi napipili sa mismong araw ng selection. Napakarami mga players na high prospects sa college ang may garong experience na hindi napipili mismo sa NBA draft. Sa senaryo naman itong si Ron Harper Jr. ay pasok pa naman siya sa ngayon sa second round. Isa pa dyan ay napapansin na din si Ron Harper ng mga sports website. Ang isa nga dito ang The Athletics at marami na din mga articles ang ginawa sa kanya. Meaning lang noon ay napapansin na siya ng mga scout ng bawat sports website. At dito yung best year na pumasok si Ron Harper Jr. dahil nga nasa 20 years old na siya going 21 kapag nagsimula na yung draft. At kung paaabutin niya pa ng next year ay nasa 22 years old na nga itong si Harper. So yan ang isa sa mga Pilipino-American na pwede makapasok sa NBA sa susunod na NBA draft. Sa malamang sasabihin nyo na medyo maaga pa. Pero kapag nakakasama ka na sa mga ranking at nagagawang ka na ng articles ay malaking bagay na yun para sa isang player. Lalo na kapag dumating pa yung March Madness. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.